Pero yung sinasabi mo, Amy, na ang target nyo talaga for intervention ay ang mga magulang. Pero sa mga sitwasyong ganito, na nangyari itong dalawang cases sa eskwelahan, ano para sa DSWD ang responsibility ng eskwelahan? Pertaining to the students, I think they have to impose penal sanctions. Penal sanctions. Expulsion, yung recently na ginawa nila. So that there is a chill effect on this student. Na mali talaga yung ginawa niya. Now, on the part of the DSWD naman, once we, perhaps there are cases to be filed, or we can categorize, or we can consider this as already child at risk of committing crime, we can, the DSWD can possibly intervene on this particular hindi ba mas maganda sana kung mas malawak ang sakop ng DSWD na halimbawa sa eskwelahan ay kayo'y may pakialam? Sana, if the law provides for it. Wala lamang kayong pakialam because the law does not require you to. Under the existing law, yes. In your opinion, Amy, dapat, no? Dapat. Makialam ang DSWD. Dapat. We have a lot of programs for good parenting skills. We have collaboration with different non-government agencies na may napakaganda ng kanilang module on good parenting skills. Oh, you can react to what Attorney Claire said. Attorney, oo nga. Tama. I like what she said. Tama naman. In fact nga, maliit pa tayo habang lumalaki, sinasabi ng magulang natin, huwag mong kunin, hindi iyo, ask permission, di ba? Pero paano po dito, Boy? Paano, attorney, sa mga batang lumaki na hindi ganyan ang atmosphere sa bahay, na lumaki na ang pagnanakaw ay tama, pagtutulak ng droga ay tama, pagsasampal, pananakit sa kapwa ay tama. Diba? So we can always say the ideal things. We can always think of the ideal things. Me working with children in conflict with the law, hindi ganun ang buhay nila eh. Ang buhay nila is walang makain. Ang buhay nila is magnakaw. Ang buhay nila is manakit ng kapwa, hablutin yung no, but in the context of law and in the context of policy, halimbawa, Doc, are you trying to say that we should exempt them? No. We should treat them differently because they were deprived of certain things? Hindi po, Tito Boy. Ang ibig ko lang po sabihin, ang paglalaki ng mga bata, developmental stage ng mga bata, merong common denominator, meron line, ano ang environment niya, di ba? But basically, tama po si attorney, at the age of 9, dapat meron ka na, naiisip mo na kung tama o mali. I'm just stating that there are sometimes hindi ganon. Ngunit, with the existing or law na protecting the children ngayon, I really believe talaga in protecting them. Kasi hindi sila ang biktima. I really believe in the policies, in the guidelines. So naniniwala ho kayo na dapat ang edad ay mga 15, 12, 18? But not 9. But not 9? No. 9 is too young. 9 is too young for you. For me.